ko jowa kay single rider. Good morning, sis. Ito na kami, guys. Aga. Ikaw galit, de? Oh, hi. Thank you, good sis. Always, always. Bobo. Bro, tam-tam. So, ito, guys, we are preparing. Sis Delpha. She's always doing the cooking for us. Yan. Always, always na siya, guys. Yan. Niyo puste na sa pasulod niya may ba na to nga sa lawak ko to nga dalan niyo. Di ka ngi kayo nga puste. Dalagid kami ba? Bonito. Ah, mo. Oh, may juice. Kahumot sang aros kaldo yaw. Nang kamay lang. Ang kaliya na din. No, ang imo din ko. Na ano? Sila na. Good morning, guys. So, kakatapos ko lang mag ano, guys, klinis. Just. Nalimutan ko mag-vlog. Kasi nagmamadali ako. So, madali lang naman siya, guys, gawin kung i-concentrate ko lang siya. Mahirap lang kung maghawak ako ng kamera kasi medyo matagalan tayo. But anyway, good morning sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Cindy. Ako ay kuminto na ng trabaho from 38 years ako sa Australia. So, yan ang introduction ko. Ano bang magandang introduction sa channel na to, guys? Anyway, if you are new to our channel, welcome po. I'm Cindy and my husband is Daddy Mosi. He's asleep upstairs. And we finished work in Australia. I've been in Australia for 38 years. And we decided to move here in Philippines to rest our physical being because of a very tiring work that we do in the factory. So, yeah. So, today, I have been rearranging the store. And I just finished cleaning here. I just turned on the fan because it's really warm. So, it will cool this area here. This is our counter area. And yeah, so okay, this is where we put our giant fridge. Okay, so for the past 2 days I wasn't able to vlog except for a little bit of our feeding program, so I will include in this clip here. And maybe you've already seen in the beginning of this video, I wasn't able to vlog. My back was really sore and I had to get better. So it feels like there is a form of air in my pipe, so it had to come out slowly, and it's getting better, but it's still a little bit hard to move, but at least I can move. Yeah, that's the main thing, because it's really hard to get sick here in the Philippines. You cannot just go to the doctor and trust the doctor that the doctor will tell you properly and then it's free. Here, you have to find a really honest doctor that it can, you know, give you the right
direction, which is not thinking about of the money that they charge, but you are willing to pay, but you also need to get a good service. So the doctors that we know, they are already old and some had already passed, so we have to find some new ones, their family members that become a doctor, and then maybe get a connection from there. So anyway guys, this is a dilemma, as I have spoke to you about in my other video. So it's very good that we are here in the Philippines, but obviously aging body, you have to think about it and see how you can handle the weather, how you can handle the atmosphere, how you can handle the way of living, just chill all day, nothing to do yet. So the store is giving me a little bit of something to do, and if it gets too busy and if I get too tired, I just close it so I can take a break, because I have nobody helping me at the moment. Sometimes I do, but this time no, it's a little bit hard at the moment because I'm by myself. So yeah. So hindi lahat guys na panaginip natin na nakauwi tayo sa Pilipinas, not all our dreams are here. It is a little bit reality that you will hit here. Ang mahal ng mga bibilihin, kahit mga damit, kinocompare ko sa nabibili ko sa Australia, pareho lang. So I try to slow down talaga lahat guys, kasi kung hindi ko lang siya kailangan, hindi na. Kasi ang pricing niya dollars talaga, especially now, ngayon, September 2023. Yeah, ang mga bilihin guys mahal. Ako makabili ako sa Australia ng mga damit $2, $5 na magaganda, dito more than $5 Australian money yung mga bargain na nila. So makabili ka pa rin ng mga medyo mura-mura, pero talagang hahanapin mo talaga. So hindi siya viable, sa mga damit, mga gamit. Tulad ng example, yung fridge na yan, nabili yan mga, din yan guys, 2,000 plus Australian dollars. So makabili din kami ng ganyan na price sa Australia. Mga ganun na rin, maghintay ka lang ng sale, at saka mabili mo rin siyang ganun. Medyo mahal siya kung hindi ka marunong kung saan, pero kami, basta taxation time, doon kami bumibili ng mga gamit. Yan. So dito, hindi ko guys alam kung paano ang normal Pilipino maka-afford ng mga ganyan. Sa Australia, normal worker lang kami, pero nakaka-afford kami ng mga ganyan. So, siya guys, eye-opener pagdating mo dito kung pag dollars yung dala mo, maswerte ka. Kasi lahat na bibili mo, lahat na gusto mo, magpa-mall ka araw-araw. Yung mga tao na nagtatrabaho, I don't know paano nila natanggap na ganyan na yung buhay nila. Tapos yung mga may-ari ng mga businesses yun, sila ang bongga bells mag-gasto, kasi syempre, they nakuha nila yung temperature na paano sila maka-earn ng pera. Pero yung mga workers guys, hindi. Paano mo yan mapakasya ang 450 a day sa pamumuhay mo? Sa Australia, mag-earn kami ng $250 a day. Pero guys, ang deodorant, mabili mo ng $2. Dito ang deodorant, makabili ka ng proper pack, proper container, ha? Yung $2 na sinasabi ko. Dito mabibili mo siya $100 or $150. So see the difference. Yan. Tapos, makabili ka ng bigas na $3 a kilo. Dito, isang kilo is 60. So, sa 400 mo, 60 ang mabawas. Sa 250 mo sa Australia, 3 ang mabawas sa isang kilong bigas. Tapos, yung 2 kilo of chicken, mabili mo yung chicken 4. So, makaano ka ng $7 lang, mabawas mo sa 250 mo. Dito, sa 450 mo, mabawas mo siguro mga 100 to 200. Yun. So, yung 200 mo na maiwan o 250, pamasahe mo is 60 or more. Yung 200 mo, ano ang mabili mo dyan? So, wala. Sa Australia, makabili ka bigas, tapos yung mga
gamit sa loob ng bahay, mabibili mo siya dahan-dahan, which is really cheap. So, yan ang comparison. So, ngayon, ang Philippines, dollars to dollars na rin yung comparison ng mga binibili. Unless bili ka ng mga sachet, tapos yan ang gagamitin nyo. You know, so, bumabalik ka doon sa buhay ng sachet. Sa Australia kasi hindi, bottle of shampoo, mag-stack ka ng mga soap, you know. Dito hindi, dapat sachet ka lang. Tapos, gusto mong bumili doon sa, ano, sa binibilihan ng mga may store, pwede. Pero, hindi mo kaya, kaya bili ka sa store. May patong ulit yun, di ba? So, ito guys, yung ano ko sa Australia. Ganito. Australia pa to eh. Tingnan mo pag bumili kami ng mga gamit sa bathroom. Buti-buti yan. Ayan. Ayan. Ganyan ako pag bumili dito. Madamihan. Australia pa to guys. Yung mga dala ko na sabon. Inbox ko to. Ayan. Ganyan kami pag bumili. Ayan. Tapos dito pag bumili ng mga tao isa-isa. One. Pili ulit sila. Yeah. Dito na to. Binili ko. Yeah. So, ganito sila guys. Pag bumili. Isang ganito. 8. Yeah. So, ganyan. Sila nabubuhay sa sachet. Tayo hindi. Buhay tayo sa ganito. Malalaki. So, yun ang comparison. Tingnan nyo. Ang dami nating ano. Antibacterial. So, yeah. Yun. Dami mo lang. Galing pati sa Australia, pinadala ko guys. So, mag-ano ulit ako. Ito mo mga shampoo. Ang lalaki. Yun. Ayan. Ayan. So, mag-ano ulit ako guys sa ano. Sa, tingnan mo guys. Oh. Ayan. Ganyan kami pag bumili ng mga ano. Ang bathroom. Bubo. So, ang iba nga ipunong-puno yan noon, di ba? Nung ginhol ko siya. Binigay ko na sa iba guys kasi hindi na nagagamit. So, gusto ko yung magamit siya para ma-replacean ulit. Pwede din ako mag-request sa anak ko. Magpadala siya ng isang box kasi marunong naman sila mag-ano. Balikbayan box, mga sabon, mga shampoo, lahat. Ito, ano doon. Tapos, pwede naman guys. Request ko lang sa kanila. Napadalahan nila ako. Okay. Tapos, so na, siguro mag-request na ako ngayon, September na eh. Para na, eh, kaya lang baka uwi kami guys sa Australia sa November. Hindi lang sure. November yata, doon kami yata magpasko at saka New Year. So, not sure. So, ayan. So, ganun guys, ang pagdating dito sa Pilipinas, pag umuwi tayo, galing tayo sa abroad, yung tinitingnan natin. Masarap talaga guys dito sa Philippines, you know. Pero kung mamumuhay ka na dito kami over a year na, so seryoso na talaga itong ano namin. Tapos isa pa guys, wala kaming ano, wala kami kasing pension. Pera namin ang ginagastos. Kaya, para talaga kaming dapat be aware sa mga in-spend namin. Para na the money should last. So, matagal pa ako mag-retire. Mga another 7 years pa yung retirement age ng Australia. So, ayan. Kaya, dahan-dahan sa ano, sa mga spending ng pera yung need lang talaga. Pero, swerte naman may bahay kami. Napatapos ko guys ang bahay. May mga gamit. So, hopefully yun. Ang hindi ko lang talaga guys nagawa yung inverter ng mga aircon. Yun talaga ang gustong-gusto ko gawin pagdating ko dito. Pinigilan ako ni Daddy. So, wala na akong budget for that kasi naubos na siya gasto sa bahay, yung budget for that one. So, nawala ako yun. Kita mo yung my stove ako na nabili, my fridge ako na malaki, tapos in-equip ko talaga yung mga area na dapat lalagyan ng fridge. Kasi makabayad ka ng kuryente, no problem. Or ma-turn off mo siya, hindi mo siya kailangan. Pero kung kailangan mo, nandyan na siya. Yun. So, ayun, hindi ko na talaga na-achieve. Pero marami akong na-achieve sa bahay na napatapos talaga siya. Yan ang parang may regret ka kaunti kasi yung kasama mo hindi nag-iisip eh. So, ngayon, ang binabudget ko talagang budget lang namin talaga every month. Yun. Kailangan marunong ako mag
haba ng life ng budget namin monthly. Ayun guys, nag-message ang neighbor ko. Binigyan niya ako ng number sa trabaho niya, tapos yung sa bahay nila na number sa landline nila, kasi minsan yung messenger namin medyo busy. Sabi niya sa akin, kung masama yung pakiramdam mo, sabihin mo sa akin. Tapos kung kailangan mo ng masahe, sabihin mo agad. Huwag mo patagalin kasi nga yung sumakit yung likod ko. Kasi sabi niya, pag uwi niya, mga 7, puntahan niya ako. Tatapos kasi siya ng 6. Ay, mabait yung mga neighbors namin dito, guys. Tapos, concern talaga yan sila sa mga well-being namin. Matanda ako sa kanila, mga 6 years. Sila mga within 50s na early. So, ako, mga 58 na. So, sabi nila, we have to look after ourselves. We have to look after each other. Yun na nga, diba? So, yun. Kaya, ganyan na lang. Yan ang maganda dito, guys, sa amin. Kasi, alam nyo kung ano, ang mga neighbors, mababae talaga, which is nice. Hindi sila nagsiselos, you know. Maganda pa nga yung buhay nila kaysa amin. Yun. Kaya sabi ko, that's good. Kasi para wala tayong silusan, walang tao na maingit, you know, which is nice. Kaya parang normal lang talaga kami, guys. Pag kailangan umalis, yung ganun-ganun, talagang down to earth sila lahat. May tao na naman, we. Nakabibili. So, ayan, guys. May bumili sa shop. So, yan ang update ko for you today. Tapos mag-vlog na lang ako this afternoon para sa ating store. So, yan ang ano, guys. Yan, nanonood ako ng mga pursuit of stolen vehicle in America. Yan. Nakaka tulala manood kayo may mga tao na ganyan. But anyway, yan na yung laman ng vlog natin for today. Pero ang importante, guys, nakita nyo yung feeding namin ng kaunti. Yun ang inalis namin. Hindi kami masyado nakapagkuha ng clip kay busy kami. So, lahat may ginagawa. Tapos, dalawang area ang pinuntahan namin. So, nakaluto ng dalawang malaking kaldero ng arroz caldos para sa mga bata. Tapos, may tang. Yun. So, ayan guys, yung vlog natin for today. Sana may clarity kayo a little bit of what's our life here. Tapos, yun guys. So, enjoy lang tayo. Enjoy life kahit papaano. Sa Australia, malungkot din tayo. Wini-wish natin sa Pilipinas. So, dito na tayo sa Pilipinas. Huwag na tayong malungkot kasi nandito na tayo. Mabalik din tayo ulit sa Australia, mamasyal. Tapos, gusto natin tumira doon, tira lang tayo doon. Walang problema. Ayan. So, enjoy life and we'll see you guys in our next vlog. Bye. Thank you for watching. Bye-bye now.